ay awitan at papurihan magkakailanman. Kanya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, kanya ang mga isla at ibon, mga gubat at karagatan. Ay siya banal at dakila, buhiin ang kanyang halan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya at lulusan. Inyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang halan. Purihin siya ay awitan at papurihan magkakailanman. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ginugunita natin ang mga banal na anghel na tagatanod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon pamanguna. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa Kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugay ang bundok. Sa tindi ng Kanyang galit, ito'y Kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay Kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper o Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan
ngunit di ko namamalas. Siya'y hindi ko makita, bagamat naglalakad. Anuman ang gawin niya, ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit nga bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. O sa'yo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Ang Panginoon'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang pag-alala sa ating mga guardian angels. Ang pagdiriwang na ito ay nagsimula pa noong 16th century sa Espanya at si Pope Clement X noong 1670 ang nagtalaga ng araw na ito para sa ating mga guardian angels.
Mula sa tayo ay sanggol, mayroon na tayong mga guardian angel na sumasabay, na sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, isa sa mga unang itinuturo na panalangin ay ang panalangin sa guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, rule and guide. Amen. Ito marahil ang isa sa una kong natutunan na panalangin, ang paghingi ng tulong sa aking guardian angel. At marahil ang bawat isa sa atin ay ganyan din ang kadalasang ginagawa. At sa panalangin ito, pinapaalalahanan tayo ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa panalangin, Anghel ng Diyos, tanod kong mahal, pag-ibig niya ang sayo'y naglagay. Hindi ba nakakapanatag ng kalooban na ang Diyos ay puno ng pagmamahal at hindi tayo pinababayaan? At nagtalaga pa siya ng isang anghel na kung saan sa iyo nakalaan. Ganyan kang kahalaga sa ating Diyos. Ganyan kang ka-special at hindi ka pababayaan ng Diyos. Isang anghel na nasa iyong piling sa lahat ng araw ay gagabay. Kaya nga kagabi nung ako ay nagninilay tungkol sa ating kapistahan ngayong araw, ito ang nangibabaw sa aking pagninilay, ang dakilang pagmamahal at paggabay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kahit na matigas ang ulo, kahit na nadadapa, kahit na nagkakamali, kahit na mahina, ang Diyos hindi nagsasawa na ipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang Diyos walang hanggang umibig. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin ay laging nag-uumapaw. Napaka mapagmahal ng Diyos. Ang ngalan niya ay pag-ibig. Lagi niyang hangad na ikaw at ako ay mapabuti. Lagi niyang hangad na ikaw at ako ay maging matuwid at hindi maligaw. Ganyan kang kamahal ng Diyos. Ganyan kang kahalaga sa Diyos na may isang anghel na nakatalaga sa iyo sa lahat ng araw, sa bawat sandali ng iyong buhay. Kaya nga sabi sa Psalm 91, susuguin niya ang maraming anghel. Silang susubaybay kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Mga anghel ng Panginoon na sa bawat isa sa atin ay tinatanglawan at tinatanuran, inaakay at pinamamahalaan. Iyan ang gawain ng ating guardian angel. Tinatanglawan tayo upang sa mga panahon na naliligaw, sa mga panahon na nabubulagan, sa mga panahon na tila ba nalalabuan na, ang tanglaw ng ating mga guardian angel ang magbabalik sa atin sa Panginoong mapagmahal. Iniingatan ang bawat isa sa atin at inaakay. Tulad ng isang mabuting kaibigan na tumutulong sa oras ng pangangailangan, ang mga anghel ay naririyan upang ituro sa atin ang tamang direksyon, lalo na kapag tayo ay naliligaw, lalo na kapag tayo ay nahihirapan sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya't sa bawat araw, tayo ay hinihikayat na maging mapagmasid at manalig sa presensya ng mga anghel. At higit sa lahat, magtiwala at sumampalataya sa Diyos na kailanman hindi tayo pababayaan. Kaya nga hingi natin ang tulong palagi ng ating mga guardian angel
upang sa mga pagkakataon na tayo ay naliligaw, masumpungan natin ang daan pabalik kay Jesus. Sa pagkakataon na tayo ay nawawala, mahanap natin ang daan tungo kay Jesus. Sa buhay natin, minsan nagiging mahina tayo na labanan ng tukso. Minsan nagiging marupok tayo na tumindig sa kung ano ang tama. Sa mga pagkakataon ng buhay natin na ganito ang ating hinaharap, hingin natin ang tulong ng ating guardian angel upang makita natin ang kanilang tanglaw pabalik at palapit kay Jesus. Isang tanglaw na hindi mawawala sa atin. Isang tanglaw na minsan hindi natin pinapansin, kadalasan hindi natin binibigyang halaga. Isang tanglaw na mula sa ating mga anghel na tagatanod. Isang tanglaw mula sa ating guardian angel. Mga anghel na tinalaga sa amin ng Diyos ng pag-ibig, huwag po kayong magsawa sa inyong mga alaga na matigas ang ulo, matigas ang puso. Patuloy niyo po kaming tanglawan pabalik sa Diyos. Patuloy niyo po kaming akayin upang hindi mawala. Patuloy niyo po kaming ingatan upang hindi mapahamak. Patuloy niyo po kaming subaybayan upang maging tapat na tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, rule and guide. Napakaganda sa salin sa Tagalog. Anghel ng Diyos, tanod kong mahal, pag-ibig niya ang sayo'y naglagay. Sa aking piling, sa lahat ng araw, upang ako'y tanglawan at tanuran, akayin at pamahalaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil sa tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais sa sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
iyong tinahay at alak na mula sa'yo muli hain sa kabutihan mo. Muli na tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin. Ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkalobong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas sa karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito, San Beda, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglang nawa ko ng katawan ko ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pariyo ng lay minister, sumunod po tayo. Music.
Panginoon ang aking tanglaw. Sa pangalip ako'y itatad. Kanino ako masisindak, matatakot, ngako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag, at sa aking mga awat mabag. Buhay kong may pagtangkaan, buhay kong may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa pangalip ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Bukas na po ito, October 3, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog na ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakalaga ng 25 pesos at ang malikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organizations, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@yahoo.gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at ang sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat nung magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Si Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin.